Bilyarin's Mansion. Halos hindi makatulog si Ayan Bella sa sobrang pag-iisip. Buong gabi siyang balisa. Hindi din siya kinausap ng kanyang mga magulang nang dumating sila kahapon ni Miracle galing resort. Alam nitong galit pa rin ang kanyang ina at ama. Nagmuni-muni pa siya sa higaan at wala pa sanang balak na bumangon nang marinig niyang may kumakatok sa pintuan ng kanyang kwarto. Agad niyang sinabi na pwedeng pumasok ang sino man sa labas dahil bukas naman ang pinto. Nakita niyang dahan-dahan na pumasok ang isang katulong. Nakayuko itong lumapit sa kanya. "Ma'am Ayan Bella, pinapatawag na po kayo ng mami at daddy niyo po. Parating na daw ang bisita at kailangang nandun na daw po kayo sa receiving area bago po sila dumating." Wika ng katulong. Napabuntong hininga naman ako at inis na bumangon. "Sige, sabihin mo sa kanila na bababa na ako." Inis kong wika dito. Agad namang tumalima ang kasambahay at mabilis lumabas ng kwarto. Agad akong nag-ayos. Basta na lang akong nag-toothbrush at naghilamos. Hindi na ako nag-abala pang maligo. Pagkatapos ay naglagay ako ng konting makeup sa muka. At nagpa siya nang lumabas ng kwarto pagkatapos magbihis. Wala ako sa mood maligo ngayong araw. Pagdating sa receiving area ay nadatnan ko sila mami at daddy na naghihintay sa akin. Nakita ko pang seryoso silang nag-uusap. Pero nang mapansin na paparating ako, ay sabay na tumingin ng mga ito sa akin. Lumapit ako sa mga ito at humalik sa kanilang pisngi. Kahit na alam kong galit ang mga ito sa akin, kailangan ko pa rin ipakita ang aking paggalang. Baka sakaling madala ko pa sila sa lambing na hindi muna ituloy ang balak na pagpapakasal sa akin kay Kurt. "Mabuti naman at bumaba ka na. Pwede kang pumunta muna sa dining room kung nagugutom ka. Hindi pa naman dumadating si Kurt pati na ang mga magulang nito." Wika ni Mami sa akin. "Hindi pa naman po ako nagugutom. Dad, Mom, pwede ko po ba kayong makausap?" Wika ko sa mga ito. Nilakipan ko ng paglalambing ang tono ng aking boses. Baka sakaling umepekto at pagbigyan nila ako. "Tungkol saan?" Tipid na sagot ni Mami. Seryoso lang din na nakikinig si Daddy sa amin. "Pwede po bang ipagpaliban muna ito? I mean, hindi pa kasi ako ready." Wika ko dito. Tumaas naman ang kilay ni Mami habang matiim na nakatitig sa akin. "Pinag-usapan na namin ito, Ayan Bella. Hindi na pwedeng baguhin pa. Pati si Grandma at Grandpa mo sumang-ayon na dito. Wala nang dahilan para umatras ka." Sagot ni Mami sa akin. "But Mom, masyado pa akong bata para magpakasal. Pwede namang boyfriend-girlfriend na lang muna." Hindi ko maiwasan na magmaktol habang sinasabi ang bagay na yon. "Enough, Ayan Bella. Kahit anong gawin mo, hindi na mababago ang lahat. Magpapakasal ka kay Kurt sa ayaw at gusto mo. Hindi kami papayag na pagkatapos ng isang gabi niyong pagniniig parang wala lang yon. Hindi ka namin pinalaki para matulog sa isang kwarto kasamang isang lalaki na hindi mo kaano-ano." Maotoridad na sagot ni Daddy. "Ayusin mo na ang sarili mo. Huwag mo kaming maktulan dahil parating na ang pamilya ng magiging asawa mo." Dugtong na wika ni Daddy. Napayuko naman ako at pinigilan ng maluha dahil hindi na pagbigyan ng gusto ko. Lumipas pa ang ilang minuto nang dumating sila Kurt. Kasama nito ang kanyang mga magulang. Nakamata lang ako habang nagbabatian ang dalawang pamilya. Hindi ako pinansin ng mga bagong dating na bisita. Abala lang ang mga magulang ni Kurt sa kapupuri kina Mami at Daddy. Napansin ko din ang galit sa mga mata ni Kurt na hindi inaalis ang tingin sa akin. Inismiran ko lang ito. "Oh, by the way, meet our daughter, Ayan Bella." Kapag daka ay wika ni Daddy. Nang matigil ng walang humpay na batian, dumako naman ang tingin sa akin ng mag-asawang Santillan. Napansin ko pa ang bahagyang pagtaas ng kilay ng ina ni Kurt. Wala naman akong nagawa kundi ang lumapit sa mga ito. Nagmano ako sa ama ni Kurt at humalik ako sa pisngi ng ina nito. Wala man lang itong reaksyon. Napansin kong pasimple nitong pinunasan ng bahagi ng mukha na dinampian ko ng halik. Parang biglang kumulo ang dugo ko sa ini sa mami nito. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Ayaw kong magmaldita lalo na't kaharap sila Mami Marian at Daddy Gio. "Siya ba? Wow, hindi ako makapaniwala. Akala ko talaga si Miracle ang pakakasalan ni Kurt. Oh, sorry. I didn't mean it. I mean, hindi lang ako makapaniwala. Kasi parang kaka-18 lang niya." Maarting wika ng mami ni Kurt habang nakatingin sa akin. Bahagya namang naghimagsik ang aking kalooban. Sa nakikita ko ngayon halata naman na hindi boto sa akin ang pamilya ni Kurt. Samantalang sila mami at daddy ay nagkatinginan lang.
Well, mahirap mang tanggapin dahil napakabata pa ni Ayan Bella. Pero nangyari na eh. Hindi naman kami makakapayag na maaagabyadong anak namin ng ganun-ganun na lang. Sagot ni Daddy Gio. I understand, Mr. Villarin. Ayaw din naman namin na makaagabyado ang anak namin. Kaya kami nandito upang mapag-usapan na natin ang detalye ng kasal. Nakangiting wika ng ama ni Kurt. Saglit pang tinapunan nito na nagbabantang tingin ng kanyang asawa. Pwede ko po bang makausap muna sandali si Ayan Bella, tita, tito? Narinig kong pagpapaalam ni Kurt kina mami at daddy. Sure, Kurt. Bibigyan namin kayo ng 10 minutes na makapag-usap ng masinsinan. After that, uumpisahan na natin ang pag-uusap sa detalye ng kasal nyo. Sagot ni Daddy dito. Salamat po, Tito. Sagot ni Kurt at sinulyapan ako. Nagpatiuna naman akong maglakad palabas ng receiving room. Dumiretso ako sa garden habang nakasunod si Kurt. Ayan, right? Wika nito. Nilingon ko naman ito tinitigan ng masama. Sa lagay ba eh ngayon niya lang ako nakilala? Samantalang lagi itong pumupunta dito sa amin tuwing may okasyon ng pamilya. Siya din ang escort ko noong nagdaang gabi. Anong gusto mong pag-usapan? Yamot na sagot ko dito. I just want you to know na ayaw ko pang magpakasal kung ano man ang nangyari sa atin noong nakaraang gabi. Hindi ko matandaan yun. Wika nito. Halata sa boses nitong tinitimping ines habang sinasabi ang bagay na yon. Who cares? Nahuli tayo nila daddy na magkasama sa higaan. Pero don't worry. Wala din akong balak na magpakasal sa'yo. Ang gusto ko lang naman maging boyfriend ka. Diretsahan kong wika dito. Nakita ko ang pagtaas ng kilay ni Kurt nang sinabi kong bagay na yon. Hindi ito makapaniwala sa prangka kong pag-amin. Boyfriend? Nagpapatawa ka ba? Hindi kita tahi para gawing girlfriend, Ayan Bella. Iba ang gusto ko. Yamot na sagot nito. Agad naman nagpantingan tenga ko sa mga narinig. Pwes, wala ka nang magagawa pa. Akin ka na simula noong nakaraang gabi. Hindi ka na pwedeng maligaw at makapagrelasyon sa iba dahil akin ka na. Galit kong sagot. Ay wow, totoo nga ang narinig ko na spoiled brat ka nga. Pero sorry ka, hindi ikaw ang tipo kong babae at wala akong balak na pakasalan ka. Inis na sagot nito. Wala akong pakialam kung gusto mo o ayaw mo kong panagutan. Wala ka nang magagawa dahil yun ang gusto nila daddy at mommy. Magpapakasal tayo at hindi na mababago yon. Yamot kong wika dito. Nakita ko naman ang galit na rumihistro sa mga mata nito. Sabihin mo nga ang totoo. May gusto ka ba sa akin? Kapag kuwan ay tanong nito, gulat naman akong napatitig dito. Sa palagay mo ba papayag akong tumabi sa'yo kung wala akong gusto sa'yo, Kurt? Oh, by the way, hindi lang gusto. Mahal na kita. Kaya akin ka lang sa ayaw at gusto mo. Diretso kong wika habang nakatingin dito. Siguro nga kailangan kong pumayag na makasal kami upang matutuhan ako nitong mahalin. Katulad na napag-usapan na una kami sa hotel kung saan kami aayusan. Malapit lang kasi ito sa simbahan kung saan gaganapin ang pag-iisang dibdib namin ni Kurt. Masaya ako kasi kahit paano naging smooth naman ang paghahanda namin. Although hindi pa rin kami ayos ni Kurt, pero alam kong matututunan din ako nitong mahalin. Kung kinakailangan na ako palagi ang magpapakumbaba gagawin ko, matutunan lamang akong tanggapin ang mahal ko at ng pamilya nito. Siya nga pala, mamayang 9 AM pa ang dating ng makeup artist mo. May time ka pa para kumain ng breakfast. Narinig kong wika ni Ate Miracle. Parang hindi ako makakakain sa excitement, ate. Alam mo yung pakiramdam na parang hindi ako mapalagay. Excited na akong maging Mrs. Santillan. Sagot ko dito habang parang nangangarap. Narinig ko naman na natawa si Kuya Christian. Kunot-noo ko itong tiningnan. Hindi pwedeng hindi ka kumain. Baka mamaya mahimatay ka sa simbahan. Mamayang alas 3 pa ang kasal at mahaba pa ang oras. Sagot nito, inirapan ko naman si Kuya Christian. Ano nga palang balak niyo pagkatapos ng kasal? San kayo titira? Sa mansyon ba o sa pamilya ni Kurt? Tanong ni ate. Nagulat naman ako. Sa totoo lang hindi ko naisip ang bagay na yon. Hindi din naman namin napag-usapan ni Kurt. Sa bagay hindi naman kasi talaga kami nag-uusap. Hindi ko pa alam ate, pero mas gusto ko sa mansyon. Ano po ba kasi ang sabi ni daddy? Tanong ko. Wala pa namang nababanggit.
Pero narinig ko na parang house and lot yata ang balak iregalo sa inyo. Well, malalaman natin mamaya. Sagot naman ni Ate Miracle. Nax, gusto na talaga ni Mommy at Daddy na humiwalay ka na ng bahay, Bella. Masyado ka na daw kasing pasaway. Sabat naman ni Kuya Christian. Agad naman itong pinandilata ni Ate Miracle. Tumawa lang ito. Agad kaming nakarating ng hotel. Nagkanya-kanya na kami ng punta sa aming kwarto. Pagdating ko sa aking room ay agad kong hinagilap ang aking cellphone. Nagpicture-picture ako at ipinost sa aking social media account. Nag-message din ako sa iba kong kaibigan, sina Nika at Carmela. Naghahanda na din daw ang mga ito sa simbahan na kami magkikita-kita mamaya. Abay ko ang dalawa kaya naman palagay ang aking kalooban na hindi ako iinjanin ng mga ito. Nang magsawa sa kaka-cellphone ay tinitigan ko ang aking relo. Halos alas 8 pa lang ng umaga. May isang oras pa bago dumating ang aking makeup artist kaya naman nagpa siya akong bumaba muna para mag-breakfast. Agad akong naglakad sa hallway. Pero agad akong natigilan ng pagtapat ko sa isang pintuan ng kwarto ay may narinig akong pamilyar na boses. Boses ito ng pamilya Santillan. Kaya naman dahan-dahan akong sumilip sa nakaawang na pinto. Nakita ko si Kurt at ang mga magulang nito. Seryosong nag-uusap. Dala ng curiosity ay nakinig ako sa pinag-uusapan ng mga ito. Parang narinig ko kasi ang pangalan ko. Wala na ba talaga itong atrasan? Ipapakasal mo talaga ang anak mo sa bastardang yon? Narinig kong wika ng ina ni Kurt. Galit ito. Napakunot naman ang aking noo. Sinong tinutukoy nitong bastarda? Pwede ba, Amara? Ilang beses na nating pinag-usapan ito. Sagot naman ang ama ni Kurt. Ay, hindi ko talaga matanggap na ang kaisa-isa nating anak ay napunta lang sa anak ng kriminal. Imagine, ipinanganak ang babae niya na hindi man lang nalaman kung sino ang tatay. Dahil pariwara ang kanyang ina. Anak ng prostitute. Galit pa rin wika ni Amara. Ma'am, please, stop it. Baka mamaya may ibang makarinig sa'yo. Sagot naman ni Kurt sa ina. Oh, come on, Kurt. Kung hindi lang tagilid ang negosyo natin ngayon, never akong pumayag sa kasal na ito. Nakakasuka. Buti sana kung si Miracle ang bride pero si Ayan Bella. Oh my goodness. Hinding-hindi ko matatanggap ang babaeng yon. Galit na wika pa rin ni Amara. Samantalang hindi ko maiintindihan ang pinag-uusapan ng mga ito. Sino ang tinutukoy ng mga ito? Ako ba? Pero paano? Ampun ba ako? Mga katanungan naglalaro sa isip ko. Agad na tumahip ang kaba sa aking dibdib. Para akong ipinako sa aking kinatatayuan. Tama na, Amara. Matagal nang nananahimik si Ayan Delgado sa hukay para ungkatin mo ulit ang bagay na yan. Inako na ni Maria ng anak ng kapatid niya. Kaya nga isa na din siyang bilyarin, di ba? Isang bilyarin ang magiging asawa ng anak mo. Kaya tigilan mo ng kakaungkat sa nakaraan. Galit na wika ni Ramon. Para akong binubuhusan ng malamig na tubig sa aking narinig. Unti-unting tumulo ang luha sa aking mga mata. Hindi ako makapaniwala. Bakit hindi ko ito alam? Bakit hindi man lang nababanggit ang bagay na ito sa bahay namin? Totoo bang sinabi mo? Na hindi ako anak ng mga magulang ko? Agad kong wika sabay lapit sa mga ito. Gulat naman silang napatitig sa akin. Nakita ko pang namutla si Amara. Hindi marahil inaasahan ng mga ito na nakikinig ako sa kanilang pag-uusap. Ayan, iha. Kanina ka pa ba dyan? Nauutal na tanong ng ginang. Agad akong tumango habang hindi mapigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Totoo ba ang mga narinig ko? Totoo ba na hindi ko tunay na pamilya ang mga bilyarin? Tanong ko sa mga ito. No, iha. Nagbibiro lang kami. Hindi ikaw ang pinag-uusapan namin. Ibang tao yon. Di ba, Kurt? Ramon, ibang tao yon, di ba? Wika ng ina ni Kurt. Pilit pa itong ngumiti. Umiling naman ako. Imposible ang sinasabi nyo. Tinig-na-dinig ko ang lahat. Huwag na kayong magkaila pa. Alam kong ako ang pinag-uusapan nyo. Galit kong wika sa mga ito at tinalikuran na. Mabilis ang mga hakbang na bumalik ako sa aking kwarto. Akmang papasok na ako sa loob nang may biglang humawak sa aking kamay. Nang lingunin ko ay si Kurt ito. Kailan mo pa alam ang bagay na ito? Kaya ba hindi mo kayang makapaglapit sa akin? Dahil hindi ako tunay na bilyarin? Naampun lang ako. At anak ako ng pinakamasamang babae sa balat ng lupa. Galit kong wika kay Kurt.
yumuko naman ito. I'm sorry, Bella. I'm sorry kung sa amin mo nalaman ang katotohanan. Wala kaming karapatan na ipagkalat ang bagay na ito. Pero nangyari na. Please, talk to your mom regarding this matter. Siya lang ang nakakaalam kung anong totoo sa pagkatao mo. Sagot ni Kurt. Anong ibig sabihin nito, Kurt? Narinig kong wika ni Ate Miracle. Puno ng pagtatakang mga titig nito sa amin. Lalo itong naguluhan ng makita nitong umiiyak ako. Ate, totoo ba? Totoo bang hindi ako tunay na anak nila Daddy at Mommy? Umiiyak kong tanong dito. Nakita ko kung paano nagulat si Ate Miracle. Galit itong tumitig kay Kurt. I'm sorry, Miracle. Aksidente niyang narinig kay Mommy ang bagay na ito. Hindi namin alam na nakikinig siya. Paliwanag ni Kurt. Napabuga naman sa hangin si Ate Miracle bago tumitig sa akin. Not true. Ikaw ang bunso namin, Ayan Bella. Anak ka man nila Mommy at Daddy. It doesn't matter. Mahal na mahal ka namin. At hindi magbabago ang bagay na yon. Wika ni Ate Miracle at hinawakan ako sa kamay. Agad naman akong pumiksi at umiiyak na pumasok sa loob ng kwarto ko. Agad kong inilak ang pintuan ng kwarto upang hindi na makasunod ang mga ito. Kung ganoon, totoo nga. Kaya pala hindi ko kamukha si Mommy. Kaya pala halos pinagbiyak na bungang itsura namin ni Tita Ayan. Kaya pala iba ang pakiramdam ko kapag nakatitig ako sa larawan nito. Siya pala ang Mommy ko. Ang nanay ko na kahit sa panaginip ay hindi ko man lang naisip. Marian's POV. Sweetheart, everything will be okay. Don't worry. Alam kong nahihirapan ngayon si Bella dahil sa mga nalaman niya. Pero pasasaan ba't lilipas din ang lahat? Matatanggap din niya ang katotohanan. Wika ni Gio, nandito kami sa loob ng aming hotel room. Naaawa lang kasi ako sa bata, Gio. Alam kong masakit sa kanya ito. Nataon pa talaga sa araw ng kanyang kasal. Masaya siya dapat ngayon, pero nasira dahil sa mapait na katotohanan. Malungkot kong sagot dito. I know, pero wala na tayong magagawa pa. Hayaan na lang natin ang panahon ng gumawa ng paraan upang maghilom ang sugat sa puso niya. Sagot naman ni Gio. Nasa ganoon kaming pag-uusap nang biglang may kumatok sa pinto ng hotel room. Agad namang pinagbuksan ni Gio. Nagulat pa kami nang makita namin sa labas si Miracle. Hingal na hingal ito at halatang importante ang sasabihin. What happened? Agad na tanong ni Gio dito. Dad, malaking problema. Ayaw na ni Ayan Bella ituloy ang kasal. Kanina pa namin siya kinakatok sa kanyang room, pero ayaw niyang buksan. Hindi na daw siya magpapakasal kay Kurt. Wika ni Miracle. Agad naman kami naglakad papunta sa hotel room ni Ayan Bella. Malakas namin itong kinatok. Ayan, open the door. We need to talk. Wika ni Gio habang patuloy na kumakatok. Bella, baby, pagbuksan mo muna kami. Gusto ka naming makausap. Please, Bella. Huwag mo naman kaming pag-alalahanin ng ganito. Wika ko din. Umaasa na sana makinig si Bella. Nag-aalala kasi kami. Baka kung ano na naman ang maisip nitong gawin. Iba si Bella at nakakatakot itong magalit. Baka magawa nitong sakta ng sarili. Nakahinga kami ng maluwag nang bumukas ang pintuan. Iniluwa ang miserableng itsura ni Ayan Bella. Sabog ang buhok nito at namamaga ang mga mata. Tanda na kanina pa ito umiiyak. I'm sorry, Dad. Pero ayaw ko nang ituloy ang kasalan na ito. Umiiyak na wika nito. Sinulyapan pa nito ang kapatid na si Miracle. But why? Ayan Bella, please, don't do this. Nasa ayos na ang lahat. Nakakahiya sa mga bisita ko ngayong kapaaatras. Ilang oras na lang at matutupad na ang pangarap mo na maging Mrs. Santillan. Sagot ko dito, hindi umimik si Ayan Bella. Gusto ko po muna mag-isip. Ang hirap kasing tanggapin na hindi niyo pala ako tunay na anak. Sana sinabi niyo na sa akin noon pa. Hindi sana ako masasaktan ng ganito. Alam ko sana kung saan ako lulugar. Umiiyak na wika nito. I'm sorry. Wala kaming lakas ng loob na sabihin sa iyong lahat. Natatakot kami na masaktan ka, Bella. Malungkot na sagot ko dito. Ma'am, sa palagay niyo ba, hindi ako nasasaktan ngayon? Ang hirap tanggapin na ang totoong nanay na nagluwal sa akin. Namatay sa kulungan dahil sa mga nagawa niyang kasalanan sa iyo. Sa pamilya niyo,
Umiiyak na sagot nito. Napaluha naman ako dahil sa sinabi nito. Anak, hindi namin ginusto na mangyari sa kanya ang bagay na yon. Ilang beses namin siyang dinalaw sa kulungan, pero ayaw niya na makipagkita o makipag-usap sa amin. Huling pagkikita namin ay yung mga panahon na ipinaubaya kanya sa amin. Hindi kami nagpabaya, Bella. Pero mismo ang ina mo ang lumayo sa amin. Umiiyak na sagot ko dito. Kahit na, Ma'am. Kahit na. Hindi ko ma-imagine kung paano siya nagdusa sa loob ng kulungan. Hindi ko matanggap na anak ako ng isang babaeng halos isumpa ng lahat ng nakakakilala sa kanya. Umiiyak na sagot nito. Bella, mahal na mahal kita. Itinuring ka na naming anak sa kabila ng lahat ng gulo na nangyari sa amin ni Ate Ayan. Ilang beses kong hiniling na sana nabigyan siya ng pagkakataon na maalagaan ka din niya. Pero wala eh. Huli na nang malaman namin na may sakit pala siya. Huli na, Bella. Sagot ko dito. Umiling naman si Ayan, Bella, tumakbo paalis. Agad namin itong hinabol. Mabilis itong tumakbo. Nakasalubong pa namin na nag-aalalang si Kurt. Hahawakan pa sana nito ang galit na si Ayan, Bella. Pero pumiksi ito. Mabilis na lumayo at lumabas ng hotel. Lalo kaming nataranta ng paglabas ng hotel ay dire-diretso itong tumawid papuntang kabilang kalsada. Hindi nito inindang mga sasakyan. Dahil sa pagkatarantay agad itong sinundan ni Gio. Huli na nang mapansin nito nang may mabilis na sasakyan na parating. Sabay kaming napasigaw ni Miracle nang mabundol si Gio. Nakita pa namin kung paano ito tumilapon. Gio! Sigaw ko habang patakbong nilapitan ng nakahandusay kong asawa. Napako ako nang makita ko may umaagos na dugo sa ulo nito. Hindi ko alam kung paano hahawakan ang aking asawa. Nanginginig ang buo kong pagkatao. Miracle, bilisan mo. Tumawag ka ng ambulansya. Sigaw ko kay Miracle na noon ay tula lang nakatingin sa ama. Nang matauhan ay agad nitong kinuha ang cellphone sa bulsa at mabilis na tumawag ng 911. Gio, please. Huwag naman. Huwag kang bumitaw. Dadalhin ka namin sa hospital. Please. Iyak kong wika dito. Naramdaman ko naman ang pagdantay ng isang palad sa balikat ko. Hilamang mga luha sa aking mga mata nang lingunin ko ito. Si Miracle, ang anak namin. Kakatapos lang itong humingi ng tulong. Umiiyak din ito habang nakatitig sa nakahandusay na ama sa gitna ng kalsada. Nang makita kong tulalang nakatitig si Ayan Bella sa kabilang gilid ng kalsada, ay agad ko itong nilapitan. Galit na galit ako dito dahil sa katigasan ng ulo nito. Kung hindi sana ito basta na lang tumakbo palabas ng hotel, hindi sana nangyari ang aksidente. Look what have you done, Bella! Galit na wika ko dito. Tumulo lang ang luha nito habang nakatitig sa akin. Hindi ito umimik. Sinampal ko ito dahil sa matinding galit at pighati. Hindi kita mapapatawad kapag may mangyaring masama sa kanya. Galit kong wika. Hinila naman ako ni Miracle palayo kay Ayan Bella, na noon ay iyak ng iyak. Nashock din siguro ito sa nangyari, pero wala akong pakialam. Masyadong matigas ang ulo ni Bella, at kung ginusto man niya o hindi ang nangyari, hindi ko ito mapapatawad kapag may masamang nangyari kay Gio. Bumalik ako kay Gio at marahan na hinawakan sa kamay habang patuloy ang aking pag-iyak. Ilang sandali pa'y dumating na ang ambulansya. Agad na isinakay si Gio sa ambulansya at sumama naman kaming dalawa ni Miracle. Iyak nang iyak ako sa biyahe. Hinding-hindi ko matatanggap kapag may masamang mangyari dito. Bahagi na ng buhay at pagkatao ko ang asawa ko. At pakiramdam ko wala nang halaga ang buhay ko kung sakaling mawala ito sa akin. Ma'am, calm down. Baka mapano kayo niyan. Malakas si Daddy at makakaya niya lahat. Hindi niya hahayaan na mag-alala kayo ng ganyan. Kaya please, lakasan niyo ang loob niyo. Wika nito sa akin, lalo namang tumulo ang luha sa aking mga mata. Pagdating sa hospital ay agad na dinala sa emergency room si Gio. Naiwan naman akong hindi malaman kung ano ang gagawin. Patuloy ako sa pagluha habang nakaupo sa isang sulok. Ilang sandali din ay dumating si Christian. Nag-aalala nitong sinilip ang ama sa emergency room. Na noon ay inaasikaso na ng doktor. What happened? Bakit na-aksidente si Dad? Tanong ni Christian. Inabol niya si Bella kanina. Hindi niya napansin ang mabilis na parating na sasakyan. Naiiyak na sagot ni Miracle. Napahilamos naman si Christian sa kanyang muka.
Bakas dito ang matinding pag-aalala sa kalagayan ng ama. Nilapitan ako ni Christian at mahigpit na niyakap. Ma'am, tama na yung pag-iyak. Magiging maayos din si Dad. Tingnan mo, ginagamot na siya ng mga doktor. He will be okay soon. Kaya don't worry na. Madamdamin na wika ni Christian habang yakap-yakap ako.